Guys, welcome to my channel. Today ang pag-uusapan natin itong Mazda 3 Hybrid Sedan 2024. Ano ba ang pagkakaiba niya dun sa 2023 model? By the way, itong Mazda 3 merong apat na variant. Merong entry-level na sport sedan at saka yung entry-level na sport fastback. Pareho lang ang presyo nila na 1.51 million. And then meron tayong hybrid na sedan, itong ating nire-review ngayon, at saka yung hybrid na fastback. Pareho silang 1.79 million. Exterior-wise, walang masyadong nabago. Nandun pa rin yung adaptive headlight niya, the very iconic kasi ang ganda ng design niya. And for 2024, kahit yung non-hybrid na sport model, ibinalik na nila yung adaptive headlights. At ang napansin ko dito, kahit 4 years na yung design niya, hindi pa rin siyang mukhang outdated. So yung Kodo design o kaya yung soul of motion philosophy still looks sophisticated and modern at this time and age. And when it comes to the grille, niretain pa rin ni Mazda yung kanyang signature grille na very minimalist and clean. At itong Mazda 3 is wala siyang fog light. Inexplain na ni Mazda yan na sufficient na yung headlight niya. And by the way, yung bumper design nitong sedan is different from the design of the sportback version. To give you specifics, yung headlight niya is auto-leveling and adaptive. At yung daytime running lights niya is halo ang design. At ang difference nga para ng sedan to sa sportback version is yung mga accent niya is either silver or chrome as against the black doon sa sportback version. So yung grille, bumper and wheels ng sedan is different from the sportback. Mas elegant looking si sedan at yung sportback is sportier. Yung side mirror niya is power adjust, auto fold, auto tilt and auto dimming. And the nice thing about Mazda 3, yung kanyang colors talaga. Yung color ng Mazda cars kasi, pinag-aralan nilang mabuti. Kaya unique yung mga colors niya. Itong 2024 model, meron siyang 7 colors. Nandyan yung soul red crystal, machine gray, snowflake white pearl, polymetal gray, deep crystal blue, jet black, at saka platinum quartz. These colors are really premium. Pero sana nung 2020 version, meron na silang colors na ganito. Dati kasi soul red, polymetal gray, at saka white lang yung colors. So yung depth ng paint ni Mazda is astonishing to look at. In my experience, maganda siyang tingnan. Pero yung durability at saka thickness ng paint parang kulang. So expect rock chips and sensitive maintenance on paint. So mas maganda ipabalot yung agad ng PPF yung hood o kaya yung bumper. When it comes naman sa likod, the design philosophy continues. Meron siyang LED rear combination lamps with passive collision signal. At ang maganda dito, meron din siyang dual exit na exhaust. Ang lakas din ng dating nung dalawang LED lights na dito sa likod na kapag nakailaw yan, very attractive. And also, yung turn signal niya is pulsing na. And meron siyang rear privacy glass. Makita nyo, dark yung rear glass at light yung sa may front. Wala din siyang susian dito sa trunk area. So ang pagbukas niya, nandun sa ilalim ng Mazda logo. Para mas malinis tingnan at cohesive yung back portion niya. And of course, meron din siyang electric glass sunroof dito sa may front area. Okay, check natin yung interior. I can tell you, the interior of the Mazda has the best quality in its class. You can see here the soft touch materials na ginamit and then may Bose speakers pa siya. Dito lang sa lower portion ang may plastic. Nandito rin yung high quality ng mga window switches. Yung seats niya, high quality leather talaga. Yan o, malambot. Tapos ang ganda ng stitching, high quality talaga. And then meron pa siyang perforation. Yung seats can be adjusted automatically. At ang maganda dito, meron pa siyang lumbar support. This button is for the lumbar support.
At meron din siyang memory seats. Meron siyang dalawang settings ng memory. So halimbawa, ikaw pwede mong iset yung sa'yo, pwede mong iset yung sa asawa mo para pag sumakay ka, nakaset na yung upuan mo. And then nandito yung various switches for the camera, yung parking sensor, traction control, saka yung sa i-stop. And then meron dito yung maliit na compartment na pwede ka maglagay ng mga cards. Yung steering niya is electric power assisted, kaya malambot siya. And it can also be tilted and also telescopic. Kita mo mahaba yung plane ng kanyang telescopic. Oh. Dito sa steering wheel, nagkaroon ng circle, silver lining. Dati, wala yan. And then dito, nawala yung silver, naging black na siya. But minintain din niya yung silver accent dito sa portion na to. Nandito sa left side, yung volume control ng head unit, tsaka yung control ng instrument cluster, at saka yung hands-free phone. Nandito naman sa right side yung buttons for cruise control where you can set the cruise control here. Meron din siyang paddle shifter and then yung kanyang instrument cluster is a combination of digital and analog. Nandito naman yung toggle switch for signal light saka dun sa headlight and then nasa right side naman yung sa wiper. Yung kanyang dashboard is talagang soft touch, good quality leather ang ginamit. At ang naiba dito is mas malaki na ngayon yung kanyang head unit. Naging 10.25 inches na siya. You can see the quality of the stitching sa dashboard. Oh. Itong push button switch nagkaroon ngayon ng silver ring. Dati wala yan. Yung switch ngayon ng aircon nalipat dito sa baba. Dati nandun yan sa itaas. Tapos nawala na rin dito yung defogger na dati nandito sa baba. Nandito ngayon sa itaas siya. Meron na ding wireless charging pad dito sa area na ito. And then meron dalawang cup holders dito which is a good location kasi hindi siya nakaka-istorbo kapag ka nagkakambyo ka. At ito naman yung shifting mechanism niya sa 6-speed automatic transmission. Okay, nandito yung kanyang shifter, automatic transmission siya. At dito naman yung power mode button. Ang kagandahan dito sa Mazda 3, yung kanyang 3 transmission ay napakaganda. At sa 6-speed, very different yung feel niya compared sa mga CVTs na kalaban niya. Meron siyang automatic handbrake saka auto-hold feature. At nandito rin yung mga controls ng head unit. Dito naman, you can control the volume ng head unit. Ito yung tinatawag na commander button. Dito mo kinukontrol yung head unit kasi hindi siya touchscreen para hindi ka ma-distract when you are driving. Itong may puti na sticker na to, piano black yan. Nilagay lang niya yan para hindi magasgas pagka kinuha mo. Pero ang advice ko, lagay nyo kagad ng PPF kasi madaling magasgas yan. Okay, check natin itong globe compartment. Ang napansin ko, nagkaroon ngayon ng silver dito sa kanyang opening. Yan, silver na siya ngayon. Dati, black yan. Dito sa sedan variant, kulay beige yung kanyang headliner. Doon sa fastback, kulay black yan. Okay, then nandito yung kanyang talagyan ng sunglasses. A good example ng attention to details ng Mazda, itong kanyang interior lights, ano? Pag pinindot mo yan, iilaw siya. LED yan. But you notice na, ano siya, naka-incline siya towards the driver. Yun naman sa passenger side, ganun din. So, at pag pinatay mo siya, meron siyang animation that gives a luxury feeling. And then yung kanyang rear view mirror is frameless. Dito sa bandang itaas, nandito, merong umiilaw yan kapag ka hindi naka-seatbelt yung passenger mo at saka ikaw. Gre-regent. Nandito naman yung switch ng kanyang sunroof. Pag pinindot mo yan, bubukas yung kanyang sunroof. And then you can cover it manually. Itong kanyang armrest is leather wrap, tapos malapad. And then you can open it vertically. Yan, pag in-open mo, vertical yung opening. And inside here, malaki yung compartment. And then, meron na ngayong dalawang USB Type-C port. Dati kasi, Type-A lang. And then, meron ka ditong 12-volt socket. Dati kasi, iisa lang yung USB port yan na Type-A. Tapos, meron isang Type-A na USB port dyan. Okay, check naman natin yung rear seats. Pag upo mo dito, meron ditong aircon vent.
So, nakakatulong yan para madaling mapalamig yung cabin. Medyo mataas lang ng konti itong center tunnel na to. Maganda yung seats niya, well padded, so hindi ka mapapagod sa long drive. Ang issue ko lang dito, mababa yung kanyang headroom. So I'm 5'7", so kakaunti na yung clearance ko dito sa kisame. Yung center passenger naman, dahil mataas yung center tunnel, nakataas yung paa mo na parang ganyan. Yung door panels dito sa rear area, ganito ang itsura. So, puro soft touch materials yan. Maganda yung leather. Tapos, simple yung design. Pero, ang premium ng datingan. Ito lang area na itong medyo plastic. But the rest are really soft touch leather. Okay, check natin yung trunk area. Makita mo, covered itong trunk area. Meron pang hawakan dito. At then, balut na balut siya. Yung iba kasi, di ba, wala namang balut yan. So, pag pumunta ka dito sa trunk space niya, makita mo purely enclosed siya, parang may mga carpet material, kaya premium ang dating. You can see here na balot yung trunk space niya, kaya premium yung dating. So parang purely carpeted siya kumbaga. Dito naman sa right side, meron siyang compartment para lalagyan ng jack. So pag hinila mo yan, dyan mo makikita yung kanyang jack. At dito naman sa ilalim ng trunk, nandito yung reserva niya na donut type. Makita mo rin yung mga tools, meron siyang sariling lalagyan na naka-arrange ng maganda. Okay, let's check the engine. Isa sa pinakamagandang features itong Mazda 3, yung kanyang engine. Meron siyang 2-liter Skyactiv G engine na hybrid. It's naturally aspirated, 2-liter inline 4-cylinder na 16 valve. Meron siyang 24-volt hybrid system na tumutulong sa acceleration and fuel efficiency. So meron siyang combination ng compact electric motor and lightweight lithium-ion battery. Ang maximum output niya is 164 PS and then maximum torque is 213 Nm. Yung integrated electric motor, ang output niya 5.1 kilowatts. Tapos yung electric motor torque is about 49 Nm. At ang top speed nito is 210 kilometers per hour. So bali pagka nagbe-brake siya, hina-harvest niya yung energy doon, ini-store sa battery. Yun ngayon ang tumutulong sa acceleration. At saka nakakatulong din sa fuel efficiency. At ang maganda pa sa makina nito, ang compression ratio niya is 13:1, which is mas mataas than the normal naturally aspirated engines. Dahil high compression siya, mas maganda yung ignition ng fuel at higher pressure, so more efficient siya. In addition, pwede siya sa 91 octane lang, kaya mas mura yung gasolina. And then yung engine is mated to a 6-speed automatic transmission, hindi siya CVT. Ang ganda ng transmission nito, yung shifting niya, ramdam mo, hindi katulad ng CVT na parang walang buhay kasi dire-diretso yun eh. Ito is traditional na automatic transmission, kaya ang ganda. Tapos coupled pa with a paddle shifter. So pag minanual mode mo, para talaga siyang naka-manual na nagsishift ka talaga. Ang downside lang nito, mahal yung kanyang battery kasi meron din siya yung i-stop system. Yung bang namamatay yung makina kapag ka naka-idle ka sa traffic. So, mas mahal yung battery niya than the ordinary battery. And of course, yung kanyang HEV system, yung kanyang 24-volt battery, medyo may kamahalan yun pagka nagpalit ka nun. Pero I think tumatagal naman yun ng mga 5 to 7 years before you replace it. So, yan yung kanyang makina. Now, let's summarize. In summary, itong Mazda 3 ang pinaka-comprehensively equipped na sedan car sa segment niya. Ang selling point niya talaga, yung driving dynamics, saka yung refined design. Ang binabayaran mo talaga, yung harmony between the car and the driver. Just to recap nga pala, ito yung naiba sa 2024 version. The first one is the infotainment screen. Lumaki siya from 8 inches to 10.25 inches. At meron na din siyang wireless Apple CarPlay, yung dual USB-C ports, saka yung wireless charging feature.
Sa interior aesthetics naman, nagdagdag sila ng touch of elegance, yung new chrome accents doon sa start-stop button ring, yung steering wheel horn pad at saka yung glove box handle. Pagdating sa exterior, doon sa hybrid models, wala namang naiba. Pero doon sa sport model, bumalik na yung adaptive headlights at saka yung gloss na B-pillar. At ang dami niyang safety features, may 360 camera, 7 airbags, ABS, dynamic stability control, front and rear parking sensor, hill launch assist, ISOFIX child seat anchor, seatbelt reminder, smart keyless entry system, saka yung speed sensing auto door locks. At pagdating naman sa active safety features, nagdagdag pa siya ng front cross traffic alert, front cross brake support, rear cross brake support, at saka yung driver monitoring system. At isa sa pinakamagandang feature nito, yung G-Vectoring Control Plus. Ang gandang gamitin niya sa mga zigzag roads. So kapag lumiliku ka, nilolower niya yung engine torque para ma-transfer yung weight dun sa front wheels para ma-enhance yung kanyang grip sa kalsada. Then, as you go through the curb, yung engine torque naman nire-restore niya to shift yung weight naman dun sa likod for greater stability. And finally, as you exit yung bend, yung brake force naman is ina-apply slightly dun sa outer wheels para makarecover siya at diretso na uli yung takbo. And you will be wondering, parang puro positive naman ang sinasabi ko dito sa Mazda 3 na ito. Actually, to be honest, konti lang ang nakikita kong negative talaga. As a package, you really get what you paid for. Feeling ko sa sasakyan na ito, makakaroon lang siyang ng negative depende dun sa buyer o user nito. If you are looking for a spacious cabin, this is not the car for you. You can actually buy a pickup or an SUV at this price point. Ang pinaka point ko ay merong mga sasakyan na mahal yung price pero kulang sa features, hindi mo ramdam yung refinement sa loob, yung mga materials used hindi maganda. Itong Mazda 3 sets a bar, kahit yung negative niya is yung paint, binabakapan naman siya ng features, quality, and overall sophistication ng design. And not to mention the fact na ang sarap niya talagang i-drive. As an owner of this car in the last 3 years, I can attest that. Iba talaga siyang tumakbo than other cars na na-drive ko. You can really feel the connection between the driver and the car. Actually, wala naman talaga sa listahan ko na kumuha ng Mazda 3 back in 2020. I just tried to look at sa isang Mazda dealership. And from the moment na umupo ako at na-check ko yung overall feel and design ng sasakyan, I just fell in love with it at hindi naman ako nagkamali na kinuha ko ito. Yun lang, meron talagang certain market lang siya ng people na makakaintindi kung bakit medyo pricey yung level niya. Parang yung Jimny lang that is built for off-roading, while this car is built for refinement and overall driving dynamics. But I'm not saying that this car is perfect. May mga minor issues lang akong na-encounter in the last 2 years, pero na-resolve naman agad with replacement parts. Number 1 is yung brakes niya. There was a point in time na umingay siya. It was replaced under warranty. At nawala naman yung ingay after ma-replace yung brake pads dun sa rear. Second, yung side mirror niya. Sometimes kapag nag-open ka ng door, hindi nag-o-open yung side mirror. It was replaced under warranty. So maganda yung service ng Mazda. Happy ako. So far, yun lang na-encounter ko. Pagdating sa engine, transmission, infotainment screen, wala akong issues. And marami nagtatanong, how is the maintenance ng Mazda? Free siya for 5 years. Meron siyang free PMS for 5 years. So wala kang worry sa 5 years ownership mo kasi libre yung maintenance niya. So if you want a car that will satisfy your driving pleasure needs, this car is for you. Again, Mazda 3 is positioned as a premium car. Kaya medyo pricey siya. But I think with the many features na meron siya, justified naman yung price niya. Alright, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe.
Until next time, see you again in my next vlog. Bye!